Welcome, mga Kanova! Tunghayan po natin ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng totoong buhay, kwento ng pagkilala sa Panginoon, kwento ng masasayang buhay, katutuwaan, kaiiyakan, at lalo't higit, kwento ng mga himala. Samahan niyo po ako sa bawat kwento na aming ibabahagi sa mga kwentong kapupulutan ng aral at inspirasyon sa buhay. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like ng aming channel, paki-pindot ng subscribe button, pati na rin ng bell icon para ma-updated pa kayo sa aming mga parating pang mga uploads. Hello, hello mga Kanova! Samahan niyo po ako at pakinggan natin ang 5th kabanata ng aking kwento na pinamagatang Unexpected Love. Ayon sa Tito 2, verse 7, sa lahat ng paraan, maging halimbawa ka ng mabuting ugali at maging tapat ka at kagalang-galang sa iyong pagtuturo. Kailangan nating alamin ang mga bagay na dapat at hindi dapat nating gawin bilang mga anak ng Diyos. Magkaroon tayo ng kababaang loob at maging mabait sa ating kapwa. Magmahalan at sumunod tayo sa utos ng Panginoon. Gamitin natin ang ating puso para maramdaman natin ang kahalagahan ng bawat isa, nang sa gayon ay egalang tayong lahat sa ating mga ginagawa. Chapter 5. Miss Camille Robles. Yes? Nagtatakang nilingon ni Camille ang lalaking pilit na umaagapay sa kanya. Nauna lang umuwi si Sofia samantalang nag-overtime pa siya. Huwag kang magpapahalata, Miss Robles. Lumakad ka lang ng maayos. Bulong nito na nasa tono ang pagbabanta. Kinabahan siya ng akbayan siya nito at maramdaman niya ang mga matitigas na bagay na nakatutok sa tagiliran niya. Sino ka? At ano ang kailangan mo sa akin? Nauutal na tanong niya. Sinubukan niyang tabigin ang kamay nito sa kanyang balikat, pero hindi niya natinag iyon. Easy, may mga kasama ako nagmamasid. Baka gusto mong pagtulungan ka pa namin. Patuloy na pagbabanta nito. Kung balak mo akong pagnakawan, ay wala kang mahihita sa akin. Isa lamang akong sales lady at hindi pa ako sumusweldo. Pamasahi lang ang dala kong pera. Huwag kang maingay. Hindi ako holdupper kung yan ang inaakala mo. Ay kung ganon, ay ano ang kailangan mo sa akin? Mangiyak-ngiyak na tanong niya. Don't worry. Wala akong gagawing masama sa iyo. Ibabalik lang kita sa probinsya nyo dahil matagal ka nang ipinahahalap sa amin ni Don Manny. Sabi nito habang iginigiya siya patungo sa asol na van. Ang papaamay pa kana nito? Kahit paano ay nabawasan ang kaba niya sa nalaman. Exactly, Miss Robles. Narinig kong may mahalagang okasyong gaganapin sa bahay ninyo, kaya kailangan mo nang umuwi. Nakingiting tura nito. No, at hindi ako makapapayag. Kapag naibalik ako sa bahay, ay baka hindi na ako makatanggi sa gusto ni Papa. Naisip niya. Lakas loob na tinabig niya ang lalaki na alalayan siya nitong makasakay sa van. Walang lingon-likod na kapagsiksikan siya sa mga tao. God, please help me. Huwag niyo akong pahihintulot na magtagumpay si Papa sa mga pinaplano niya. Kinakabahang lihim na naidasal niya. At hindi na niya namalayan kung paano siya nakauwi. At pagkapasok niya sa bahay, ay muli niyang isinara ang pinto at sinigurong nakalak iyon. Thanks God! Natutok niya ang kanyang dibdib habang hinahabol niya ang kanyang hininga. Nandiyan ka na pala. Nakangiting sinalubong siya ni Sofia. Sofia? Nanghihinang na paupo siya sa sala. Ano nangyari sa'yo? Bakit para kang nakipagkarera sa 10 kabayo? May lalaking humahabol sa akin. Ano? At tag-alalang nilapitan siya nito. Sinabi niya rito ang kanyang papa ang may pakanani yon. Baka hindi na ako makapasok bukas.
at sigurado akong alam na niya kung saan ako nagtatrabaho. Naiiyak na sabi nito. Sigurado ka bang hindi ka nasundan dito? Siguro. Wala naman ako napansing sumunod sa taxi na sinasakyan ko. Mabuti pa ay magpahinga ka na lang sa kwarto. Ako na ang bahalang magpaliwanag sa manager natin kung bakit hindi ka na makakapasok. Tama ang desisyon mo. Baka balikan ka ng lalaking tinutukoy mo. Hindi na siya tumutol nang alalayan siya nitong pumasok sa kanilang kwarto. Nabahala na rin si Aling Lerma nang malaman nito ang nangyari sa kanya. Ang mabuti pa ay mag-stay ka muna rito sa bahay. At huwag ka munang lumabas at saka sa susunod ay hindi ka na makakataka sa lalaking inuutusan ng papa mo. Mungkahi nito. Salamat ho. Kung hindi dahil sa inyo'y baka matagal na akong pumayag sa gusto ni papa. Sa totoo lang ay hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. At tuluyan na siyang napaiyak. Naawang hinagod dito ang kanyang likod. Abay, huwag kang sumuko. Sayang ang naumpisahan mo kung papayag ka rin lang na magpakasal sa lalaking gusto niya para sa iyo. Huwag kang, hanggang maaari, huwag ka munang lumabas ng bahay. Magsasawa rin ang papa mo kapag hindi ka nakita. Sana nga po. At hindi na nga siya pumasok kinabukasan. Ginugol niya ang kanyang oras sa paglilinis ng bahay. Ibinuhos niya ang lahat ng atensyon sa ginagawa para maiwasan niya ang mag-isip. Hapon na matapos siya. Kauupo pa lang niya sa salaset nang marinig niya ang paghinto ng isang sasakyan sa tapat ng bahay. Kinabahan agad siya at hindi pa rin naaalis ang nerbiyos dahil sa nangyari sa kanya kagabi. Hinawi niya ang kortina at sinilip ang dumating. Nakahinga siya ng maluwag nang makilala sina Sofia at Simon na umibis mula sa sasakyan. Agad na sinalubong niya ang dalawa. At pagkapasok ng mga ito, ay agad din niyang isinara ang pinto. Napaparanoid na yata siya dahil pakaramdam niya ay may nagmamasid sa bawat galaw niya. Hindi naman sana siya dapat nakakaramdam ng ganon dahil alam naman niyang ang kanyang papa ang nagpapahanap sa kanya. Pero makakapayag ba siya na matagpuan siya nito at tuluyan ng ipakasal sa kaibigan nitong hukluban? Never! At hindi siya makakapayag. Mabuti na lang at hindi ka pumasok. Tama ang hinala mong babalikan ka ng taong humabol sa iyo. Mabuti na lang at ako ang napagtanungan niya tungkol sa iyo, bungad ni Sofia. At ano ang sinabi mo? Siyempre, ikinaila kita. Pero mukhang hindi ko napaniwala eh. At may palagay akong babalik siya para muli mag-imbestiga. Baka masundan ka na niya rito, Camille. Baka malaman niya mula sa mga kasamahan natin na sa butik na dito ka nakatira at kung sila ang mapapagtanungan niya. At napalunok ito. May posibilidad nga magkatotoo ang hinala ni Sofia. At ano ngayon ang gagawin ko? At biglang sumingit si Simon. Matutulungan kita, Camille. Naikwento sa akin ni Sofia ang problema mo kaya sumama ako rito para sabihin ang mga napag-usapan namin. At tapatingin siya rito. At pagkuway naguguluhang muli niyang binalingan si Sofia. I'm sorry, Camille. Si Simon lang ang alam ko makakatulong sa iyo kaya nasabi ko sa kanya ang problema mo. Hinging paumanhin nito. Huminga muna siya ng malalim bago nagsalita. It's okay, Sofia. Now tell me, anong tulong ang sinasabi mo, Simon? Muli niyang binalingan ang binata. Naghahanap kasi ng maid ang Tito Daniel ko. Maid? At nanlaki ang mga matang napatitig siya rito. Don't get me wrong. And actually, hindi talaga maid, kundi katulong sa pag-aalaga ng bata. Mabilis sa dugtong nito. In other words, yaya maid? Paniniguro niya. At tila nahihiyang tumango ito. Parang ganun na nga. Pero 5 years old na ang bata. At hindi siya mahirap alagaan. Kailangan lang niya na makakasama. At hindi rin kailangan tumulong ka sa mga gawaing bahay dahil may 3 naman doong maid. Huminga muna siya ng malalim bago nagpatuloy. Ang kailangan mo'y matitirahan na hindi matutukoy ng mga naghahalap sa iyo, hindi ba? Yes,
So you mean, you are offering me temporary shelter at sa bahay ng tito mo? Exactly. At sa paraang hindi makakahalata ang mga magiging kasambahay mo na may pinagtataguan ka. Ilang saglit din siyang natahimik bago niya nakuhang tumango. All right, I got your point. Camille, huwag mo sanang isipin na itinataboy kita. Gusto ko lang masiguro ang kaligtasan mo. Nag-aalala ang paliwanag ni Sophia. At nakangiting binalingan niya ito. Don't worry, I understand. And besides, maganda ang offer ni Simon. Makakaiwas na ako sa mga naghahanap sa akin. May sweldo pa ako. At may libre pang tirahan at pagkain, hindi ba? So it means pumapayag ka na? Yes, and why not? Nakahinga ito ng maluwag. Thanks God. Akala ko'y mahihirapan kaming kumbinsihin ka. Kaya ba pati si Simon ay inabala mo pa? Nakangiting sabi niya. No, actually, this is my idea, sabi ni Simon. At ginitian niya ito. Kung handa ka na, pwede na kitang ihatid sa bahay ng tiyuhin ko. Okay, sige. Pero paano si Naaling Lerma at si Mangkaryo? Ako na lang ang bahalang magpaliwanag sa kanila. Sige na. Baka mamaya ay masundan ka pa rito, sabi ni Sophia. At nagpaiwan na ito nung umalis sila ni Simon. Humahangang pinagmasdan ni Camille ang kabuuan ng mansyon habang papasok sila sa mataas na steel gate. Dalawang palapag iyon at may malawak na bakuran na nalalatagan ng Bermuda grass. Malaki pala ang bahay ng tiyuhin mo. Hindi kaya aalog-alog ang bahay niya kung sila lang ni Jaisel at tatlong katulong ang nakatira rito? Nakangiting tanong niya kay Simon. At habang nasa daan sila, ay nabigyan na siya ng briefing nito tungkol sa tiyuhin nito at sa batang aalagaan niya. Nalaman niyang hindi sa mansyon nakatira si Simon, kundi sa townhouse na regalo ng tiyuhin nito, kaya bukod sa kanyang magiging alaga, ay ang tiyuhin lang nito ang magiging amo niya. At napangiti ito bago bumaba ng kotse. Lumigid ito papunta sa kanya at binuksan ang pinto ng passenger seat. Before I forget, I have to tell you, para hindi ka na mabigla kapag nakaharap mo na ang tiyuhin ko. Sabi nito habang inaalalayan siyang bumaba. Tito Daniel is just a man. Hindi siya perpekto, katulad siya ng iba. At napakunot noo siya. What I mean is, mabait siya kung mabait. Pero kung minsan ay may sumpong din. Suplado at masungit siya, lalo na kung may problema sa negosyo niya. Napakamot ito sa ulo. So in other words, moody? Yeah, at natawa siya. Nasaan bang asawa ng tito mo? Wala siyang asawa. Binata siya. Binatang ama? Naku, hindi rin. Agad na sagot nito. Wala siyang anak. Eh, sino si Jaisel? Si Jaisel ay pamangkin niya. Anak ito ng kapatid niyang si Tita Emily. Ulila na sa mga magulang ang bata, kaya siya na ang tumayong ama nito. At iginiya siya nito papasok sa loob ng mansyon. Kawawa naman pala si Jaisel kung ganon. Aniya habang inililibot niya ang tingin sa malawak na sala. Oo nga eh. Kaya naman, mahal na mahal ito ni Tito Daniel at tinuturing niya itong parang tunay na anak. Kagaya ng ginawa niya sa akin, mabait pala talaga ang tito mo. Marahil ay magiging moody lang siya dahil sa pagiging matandang binata niya at napangiti siya sa sinabi nito. Kuwan, hindi naman. Okay lang, Simon. I know how to handle a moody person. And besides, hindi naman siya ang alagaan ko, kundi si Jaisel, hindi ba? Oo nga, pero... Kuya Simon, putol na matinis sa boses sa iba pa sanang sasabihin nito. Jaisel! At natutuwang sinalubong nito ang isang batang babae. How's my beautiful cousin? I'm fine. Cute pa rin. Gibong sagot nito. Andaya mo, kuya. Bakit ngayon ka lang nagpunta rito? Ginulo nito ang buhok ni Jaisel. I'm sorry, sweetie. It's just that your Kuya Simon is so very busy.
Where is Tito Daniel? Umalis siya kanina. He is also busy. He is always out of town. Malungkot na tila pagsusumbong nito. Don't be sad anyway. Kasama ko pala si Camille at sinulapan siya nito. Hello, Jaisel. Nakangiting batin niya rito. Hello rin po. Nakangiti ring tugon nito. At pagkuway muling binalingan ni Simon. Is she your girlfriend, kuya? Tatatawang umiling si Simon. No, sweetie. Siya si Tita Camille mo ang magiging at halatang nag-alangan itong bigkasin ang salitang mas madaling maintindihan ng bata kung ano ang magiging trabaho niya. Yaya. Ako ang magiging yaya mo, Jaisel. Nakangiting sabi niya. Talaga po? At natutuwang pinagmasdan siya nito. Yehey! May yaya na ako! Agad na niyakap siya nito. Can I call you, tita? Sure. At nakangiti pa rin hinaplos niya ang buhok ni Jaisel. Huwag mong kukulitin ang tita Camille mo, ha? Bilin dito ni Simon. At pagkuway nakangiting binalingan siya nito. Come on, Camille. Ipapakilala kita sa mga kasambahin mo. Si Inay Rosa muna ang bahala sa iyo habang wala pa dito si Tito Daniel. At tatawagan ko na lang siya mamaya para ipaalam ang tungkol sa iyo. Okay, sige. Sang-ayon naman niya. Inakay niya si Jaisel nang puntahan nila sa kusina ang mayordoma. At pagkatapos niya maipakilala sa mga kasambahay, ay sinamahan din siya ni Simon sa kanyang magiging kwarto. Nanggilala siya na makita ang silid na pinagdalhan nito sa kanya. Ito ang magiging kwarto ko? At hindi makapaniwalang tinitigan niya ito. Yeah, something wrong with that? At muli niyang pinagmasdan ang silid. Kompleto iyon sa mga gamit. May television set, may DVD, stereo, at malaki ang kama na nakapwesto sa gitna. At bakit dito? I mean, hindi ba dapat ay sa servant quarters ako? Baka magalit ang tiyuhin mo kung ito ang magiging silid ko. At biglang sumeryoso ang mukha ni Simon. Of course not. At bakit naman gusto mo pa sa servant's quarter? You're not a maid here, okay? Kaibigan kita. Kahit bago pa lang tayong magkakakilala, ay tinuring na rin kitang hindi iba sa akin. Kundi ko nga lang iniisip ang kapakanan mo'y sa tanhaw sa lang kita patutuloyin. Para masigurong ligtas ka ron. Iniisip ko lang kasi ang sasabihin ng ibang tao kapag nalaman nilang sa bahay kita ititira. Alam mo na, lalaki ako at pag-isa lang ako roon. Baka kung ano ang isipin nila tungkol sa iyo. At napayuko naman siya. Pasensya ka na ha. Ayaw ko kasing maging pabigat sa bahay na ito. Kaya gusto kong ilagay ang sarili ko sa tama. Tinatagap ko ang trabaho bilang yaya at maid. Kaya dapat sigurong gampanan ko iyon. Lumatay sa mukha nito ang pagtutol sa gusto niya. But Camille, you don't understand. Simon, please, hayaan mo na ako. Papayag akong manatili rito kung magkatrabaho ako. Hindi kaya ng konsensya kong kunin ang sweldo ko kung wala naman akong ginagawa. Kailangan ko iyon dahil hindi pwedeng magtago na lang ako habang buhay, pamimilit niya. So ikaw na lang ang bahala. Pero sana naman ay huwag mo nang ipilit na lumipat sa servant's quarter. At dito ka na lang para hindi pa kahit paano'y gumaan naman ang loob ko. At nangako ako kay Sofia na hindi kita pababayaan. Mainam ding ito ang maging kwarto mo para mas malapit kay Jaisel. At kung sakaling may kailangan siya sa iyo, ay madali ka niyang mapupuntahan. Sige, at dito na lang ako. Nakangiting sang-ayon niya. Ay, salamat. Ang akala ko ipaluluhurin mo pa ako bago kita mapapayag. At napangiti rin ito. So paano? Maiwan na kita rito. At ikaw na ang bahala sa pinsan ko. Sinulapan nito si Jaisel na halatang inaantok na habang nakaupo sa kama. Hindi na ito humiwalay sa kanya, magmula nang malaman nito na siya na ang magiging yaya nito. At halatang magaan agad ang loob nito sa kanya. Sige, mag-iingat ka sa pagmamaneho. At bago umalis si Simon, ay binalingan mo na nito si Jaisel. Sweetie, aalis na si kuya ha. Behave ka ha.
at huwag mong kukulitin si Tita Camille mo. Okay, kuya. Pero kailan ka bababalik? Malimbing na tanong nito. Baka bukas at isasama ko ang girlfriend ko. At ginawaran nito ng halik sa pisngi ang bata. May girlfriend ka na, kuya? Oo, pero secret lang natin, ha? Nakangiting pabulong na sagot nito. Huwag mo munang sasabihin sa daddy mo. Kinindatan pa nito ang bata. Baka naman ayaw mong ipaalam sa tito mo na may girlfriend ka na, sabat niya. Kung gugustuhin mo ay pwede ka namang mag-asawa na. At nakangiting binalingan siya ni Simon. Huwag mo sasabihin ang mga bagay na yan kapag nakaharap mo si Tito Daniel. Biro nito, bagamat seryoso na ang mukha. At bakit naman? Ayaw pa niya mag-asawa ako hanggat hindi ko natutupad ang mga pangarap ko sa buhay. Sus, baka naman gusto lang niya na magaya ka sa kanya na tumandang binata. Nakalabing komento niya. At umiling na tumawa ito. Tila may nais itong sabihin pero pinili nitong manahimik na lamang. At dito po nagtatapos ang 5th kabanata ng aking kwento na pinamagatang Unexpected Love. Ano ang magiging buhay ni Camille bilang yaya ni Jaycel? Tuluyan na kaya makapagtago siya sa kanyang papa? Mawili kaya si Camille sa mansyon ni Daniel? Masasagot po ang lahat ng yan sa pagkapatuloy ng aking kwento. Thank you for watching! God bless po sa ating lahat! Mag-iingat po lagi tayo! Sa Diyos ang mataas sa papuri! Bye!